Ano rin pong reason? Ba't siya pinaalis yun? Sumasakit yung likod niya. Hindi siya kumabay. Mabigat, ano? Kasi nung nilagay yun, after a month, meron nang masakit sa likod niya. What's up mga tol? Veteranong actor at action star na si Jeric Rabal. Nagsalita na at ibinunyag ang dahilan kung bakit nga pinatanggal ng anak niyang si AJ Rabal ang pinadagdag nitong silikon sa kanyang dibdib. Good niya, tapos hindi siya komportable. Komportable lang siya pag nakaiga, pag nakatayo hindi na. Sa naging interview nga ng veteranong action star na si Jeric Rabal, na kung saan nga ay ibinunyag na sa publiko ng veteranong aktor ang rason kung bakit nga pinatanggal ng kanyang anak na si AJ Rabal ang ipinalagay nitong silikon at ipinadagdag na dibdib. Base kasi sa sinabi ng veteranong aktor na sumasakit nga raw ng husto ang likod ng kanyang anak na si AJ Rabal at habang tumatagal nga raw ang ipinalagay at ipinadagdag nitong dibdib ay tila lumalala at nahihirapan na nga ng husto ang kanyang anak. Dagdag pa nga sa kwento ng aktor na kapag nakahiga nga lang, maginhawa ang pakiramdam at hindi sumasakit nga raw ang likod ni AJ. Pero kapag nakatayo nga raw ito, ay tila may humahatak nga nito sa kanyang dibdib at nahihirapan nga itong huminga. Sir, si AJ kasi recently nagpatanggal na ng... Hindi recently, matagal na. Apo, ano feeling nyo na totally nag-design na siya ng tanggalin na po talaga yun? Well, ako, mas gusto ko yun na... Nung ko pa nga sinasabi sa kanya yan, nung nilagay yan, baka mamaya, pagsisihan niya. So, don't wait for the last moment. Sabi ko, take it off. You look better without. Mukha siyang bata. Ano rin pong reason ba't siya pinaalis yun? Sumasakit yung likod niya. Hindi siya komportable. Mabigat, ano? Kasi nung nilagay yun, after a month, meron ng masakit sa likod niya. Tapos, hindi siya komportable. Komportable lang siya pag nakaiga. Pag nakatayo, hindi na. Medyo mabigat kasi. Parang may nahihila sa likod. Nung tinanggal yun, instant ginhawa. What a relief. Samantala naman, dahil nga pinatanggal na ni AJ Rabal ang kanyang ipinalagay at ipinadagdag na dibdib, ay marami namang katanungan ang kanyang mga taga-suporta na kung gagawa pa ba ito ng mga kasiksihan ng mga pelikula. Pero sagot naman dito ng veteranong aktor na baka nga raw ay hindi na at kung gagawa man ay paunti-unti na lang na hindi na nga raw tulad dati na sobrang kasiksihan ang mga ipinakita ni AJ Rabal sa mga ginampanan niyang pelikula. For sure, that does it mean na hindi na siya gagawa ng mga sexy movies? Ano po ba nabanggit ba sa inyo yan? Hindi ko lang, pero words came to me, parang hindi yata dahil siyempre mas gusto niya ng acting piece. Okay. Stepping stone lang. Oo nga po. Siguro meron pa yan, mga sexy. Paunti-unti lang po siguro. Pero hindi naman katulad ng dati. Sir, kasi we interview Aljo recently, no? And they finally admitted their relationship right now. What is your reaction that on that na inamin na po talaga nila yung relasyon nila? Ako naman, matagal ko naman nang alam yung relasyon nila. Mm-hmm. Kaya lang siyempre, ayoko lang silang pangunahan. Dahil baka mamaya mali yung sabihin. Samantala rin mga tol, ikinatuwa at ikinabilib naman ng maraming netizen ang ipinakitang kabaitan at kahambulan ng veteranong aktor at action star na si Jeric Rabal, lalong-lalo na nga sa ipinakitang suporta at pagiging supportive nito sa kanyang anak na si AJ Rabal, na talaga namang bukod tanging bibihira ang mga ganitong klaseng mindset ng mga ama. Dahil nga sa kabila ng mga pambabatikos, pambabastos at ano-ano pang mga samot-saring pambabatikos at kung ano-ano na lang ang itinatawag ng mga kabastusan sa anak niyang si AJ Rabal, ay lubos niya nga itong tinatanggap at tinatawanan na lamang at iniintindi dahil nga naman sa kalagayan at trabaho na meron ang mundo ng showbiz. Napayo pa nga at sabi nga ng veteranong aktor na kung papasukin mo ang mundo ng showbiz ay dapat handa ka sa kung ano man ang ibabato sa iyong mga pambabatikos. Katulad nung dati. Sir, kasi we interview Aljo recently, no? And they finally admitted their relationship right now. What is your reaction that on that na inamin na po talaga nila yung relasyon nila? Ako naman, matagal ko naman nang alam yung relasyon nila. Mm-hmm. Kaya lang siyempre, ayoko lang silang
ayoko lang silang pangunahan. Dahil baka mamaya mali yung sabihin. Mm-hmm. Sabi mo, okay lang na. She's old na eh, 22 na siya. Diba? Mm-hmm. Tapos si Aljur naman eh, tanda na rin siya, 34 na yata. Yes. Sir, boto ba kayo kay Aljur? Para? Hindi ko naman sinasabing hindi. Okay, so, right. So, siyempre, bilang ama, hindi mo naman maiyali sa akin, siyempre. Gusto ko bago nila pasukin yung isang relasyon na yan, eh, pareho silang, actually, hindi mo pareho, kundi sana yung sa side ng lalaki, wala siyang maging problema. Mm-hmm. Sa amin, wala siyang magiging problema. Pero po sa side, pero si Kylie po is very open saying na boto po siya, gusto niya rin si, si Om na banggit niya sa interview. Salamat niyo naman kung gano'n. Mm-hmm. Anyway, buhay naman kasi nila yon. Mm-hmm. Hindi natin sila pwedeng panghimasukan, lalo na doon sa buhay pag-ibig. Mm-hmm. When it comes to love life, kasi pinakikilaman niya mga ano. Pero, hanggang ano lang ako eh. Payo. Hanggang payo lang ako, huwag yan anak, huwag yan. Kasi ganito ganyan yan. Pero at the end, ikaw pa rin yan. Pero sir, bilang ama ba, nasaktan kayo nun sa pambababash before kay AJ, kung ano naman siya tawag sa kanya, kabit, whatsoever. Do you get hurt on that? Hindi. Sanay na ako sa ganun. Sanay na ako sa ganun. Sabi ko, anak, kung papasukin mo yung ganitong trabaho, pwede ka sa ganyan. So, mas marami kang critic, mas sikat ka. Ayun ang pinag-pinag sa kanya. Anong sabi niya sa inyo? Wala, hindi niya pa naiintindihan yun nung una eh, kasi umiyak po siya. Ah, affected siya nung una talaga. Then, unti-unti po na, ano, na kasanayan na po nila ngayon. Sabi ko, may news value sa'yo. Ayaw mo yun. Actually, no. Diba? Relevant ka. Hmm. Diba yun po yung relevant ka, yeah, ibig sabihin nun, sir? So, pagka meron siyang ganung mga problema, ako'y nahanap niya, eh. Nakausap niya ako ba? Sir, ano naman yung ano mo ngayon, sir? Happy ka ba ngayon na maganda rin ang career ni AJ? And kaya pa ng love life niya, tahimik na rin ngayon? Well, syempre, I'm happy po. Kasi siya, yung anak ko naman, kahit hindi siya. Kasi yung mga anak ko, saan sila masaya. Masaya na rin ako. Ako naman, nandito lang naman ako. Kaming mga magulang, nandiyan lang para i-guide kayo. At wala namang katapusan yung responsibilidad ng mga ama sa kanilang mga anak. Kahit tumanda na yung mga yan, responsibilidad mo pa yan. Mali yung ano eh, yung natanda na sila. Kayaan mo na. Hindi natatapos ang responsibilidad ng magulang sa mga anak. Sir, may mensahe ba kayong gustong iparating naman kay Aljo para kay AJ? Bilang ama, syempre, bilang lalaki sa lalaki. Alam naman na niya yung nakausap na. Tol, alam mo na yun, nakausap na tayo pa. Huwag nang sasaktan na, no? Alam mo na. Thank you, thank you. Kulang pa pala ako ng 2 minutes. Hi sa mga nanonood, good evening. So once again guys, visit kayo sa link na nakalagay dito sa live ko, nasa taas. Mag-register kayo sa Casino Plus and then panoorin nyo kami ni Angie sa PK battle namin. Magiging dealer kami ng baccarat. Pataasan kami ng bet. Tingnan natin sino man nanalo mamaya. Good luck. Uy, okay na. Kumain na ako. Tapusin ko lang po yung live. Okay. So guys, 8:30 ah. Kwentuhan tayo doon. 8:30 PM to 10 PM. Diba Pampanga? Hello mga Habiba. Diba Habiba sila? Habiba Max. Habibi.
Ay, si Atahili pala yun. Tingin akong soklay. Ano, Habibi? Habibi. Yeah. Habibi pa yung pera. Ay, mamini ko lang dito. Ay, sorry. Invite mo sila sa event mo ngayon. Oo. Visit kayo sa Casino Plus. Mag-register kayo dito sa link na nakalagay sa live na to. Malinis for David. Hi, anong foods niyo dyan? Pizza. And fries. Carbonara. Wala lang, share ko lang. Shout out sa 4,000 viewers natin. Good evening. Good evening. Alam na ako. Visit kayo sa Casino Plus ulit. Mag-register kayo sa link na nakalagay dito sa live na niya. Sino yung manana? Bye-bye! So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Alam.